Hi guys! Nandito na ulit kami kasama si Ateng. Matagal na ang OFW dito sa Saudi. And hi! Say hi! Hi! And magtatanong tayo sa kanya ng about sa pagiging OFW niya dito. Ano po trabaho niya dito sa Saudi? Ang una kong naging trabaho, TX, sa Bahrain. Sa Bahrain tayo na una, yun ang first time niyo. Pag-i-work ko talaga. Gano'n ba yung 6 buwan lang. Ikbit ko yung amo, hindi kami pinalalabas. Oh, buti na lang. And then after ng 6 months, umuwi ako ng Pilipinas. Ticket o hindi po, sa amo. Kahit naman po yung amo, kaya lang, yung isang bagay na hinahanap ko. Oh, wala kayong day off? Wala po po. Which is, hindi naman talaga dapat. Pero at least sa 6 months sa'yo, pinasahod na kayo. Ay, opo. Hindi kayo na trauma na bumalik sa ibang bansa? Hindi naman po. After po noon, gano'n kayo katagal sa Pinas bago nag-abroad ulit? At tagal ako siguro mga 3 years. Then, nag-apply po ulit ako ng Saudi. Anong work naman po dito sa Saudi? Nag-try po ako sa salon naman po. Kung gumating kayo dito, magaling na kayo sa salon? Hindi po. Wala po akong alam sa salon. Manicure lang. Kasan lang na kayo? Ayoko. Sino nagbibigay na? Kalakasan ko po yung mga anak ko. Gusto ko lang po silang bigyan po kahit na konting kaginhawaan pa sa buhay. Kasi alam nyo na sa amin, lalo na sa probinsya, umaasa lang kami sa pananim. Kung minsan, lugi. Ano kaya, nag-ano po ako mag-Saudi. Ilan po itong anak nyo? 3 po. Time na first time lumayo sa adla, magbata pa ba sila? Ay, opo. Yung panganay po is grade 5. Si Joward, tapos si Judith, grade 3, si Jack, kinder lang. Hindi ang bigat sa degree po. Ay, sobra! Nakakaano ba ng damdamin maiiwan yung mga anak mo? Yung dahilan nyo naman po kasi ng pagpunta sa ibang bansa dahil sa kanila, para din sa kinabukasan. Kinabukasan ng mga bata. Eh, nung dumating po kayo dito sa Saudi, gusto sa naman? Sa Riyadh po, yung kauna-una akong Riyadh. Gusto naman kayo doon? Ay, very worse po. Kasama ko yung masyadong salbahe. Hindi po siya ano sa first time. Meron bang parang ginawa niya akong katulong pa sa loob ng salon. Yung baga, pagpagtanggap niya sa inyo, hindi yung sana as a first timer. Turuan niya kayo ng mga kailangan niyang gawin. Hindi naging gano'n. Pero tumagal po kayo doon. Nagtagal po ako ng 3 taon sa... Ibig sabihin talaga matatag itong nanay natin na OFW. Kasi napagsayaan niya yung gano'n. Sa 3 taon yun, malaki ang naitulong sa buhay ng pamilya niyo sa Pinas. Nabigyan po ng maliit na puhunan yung nanay ko. Ah, sipin mo hindi lang yung mga anak nagkaroon niya. Po siya ng tindahang maliit, tapos nagkaroon po siya ng tri-bike. Oh. Yun lang po hiling niya eh, tri-bike. Please, wala yan sa laki o sa liit. Kung ano yung makakapagpasaya sa magulang mo, sa mahal mo sa buhay, kararamdaman mo yung saya nila. Tsaka ikaw din na... naibigay mo yung pangarap nila, yung hiling nila, ang sarap sa pakiramdam. So yung pagtitis nyo ng 3 years. Hindi pa ako umuwi ng 3 taon na nasa Riyadh ako. Pwede mo umuwi kayo? Wala pang ano noon, wala pang ganong cellphone, ano pa noon. Yung telephone lang? Ako, telephone lang. Yung makikitawag ka pa? Ay, voice tape mo sa panon? Voice tape. Ako kasi kami doon, nagbo-voice tape kami doon sa ako. Tsaka letter. Sulat. Yung mga panahon na sobrang hirap, hindi katulad ngayon na talaga. Makikita mo lahat na ngayon sa internet. Nung umuwi ako, yun, nag-stay uli ako ng mga 1 year siguro doon sa Pinas. Ako yung mga anak niya, hindi nahiya sa iyo. Hindi naman. Pero at least yung pag-tutis nyo ng 3 years, may naitulong din sa kabuhayan. Malaki. After nun, ang mga 1 year kayo, bumalik ko rin kayo. Bumalik ako, yun nasa Katip. Parlor din po. Parlor na po talaga. Oo, 4 taon po din doon sa Katip. Mabait po yung naging amo ko sa Katip. Pati mga kasama ko sa salon, mababait sila. May naipunter din kayo sa pag-stay niya doon? Kasama ko yung nag-aral na yung mga anak ko noon. Diba? Napag-aral ko po yung dalawa. Yung isa yung panganay ko. Nakatapos naman ng electrical, ano siya? Electrician. Judith po. Nakapagtapos naman po ng IT. Talagang yung pagsusumikap niyo dito sa Saudi, may kinapuntahan. Dahil yung anak niya nakapag-aral at nagagamit nila ngayon, source of income nila sa Pilipinas.
Ba't po kayo nag-umalis sa pati after 4 years? Ano po, namatay po yung amo ko. Nung sinabi nga ng pinsan ko na lumipat na lang ako dito sa Damang, yung kinausap ko yung naging amo ko, yung amo ko ngayon. So, ilang taon ka na po dito sa Damang? 10 years na. 10 years? Sa isang amo. Ayaw na yun, yung current employer. Sa 10 years na yan, may mga naipunta po ba kayo? Nakapagpatayo naman po ako ng maliit na bahay. Oh, sipin mo ah, isang parlorista dito sa Saudi. Konti lang naman, dahil yung sweldo ko po maliit lang. Wala sa laki ng sahod kung paano mo pakawakan yung pinasahod mo. Sa pagura mo, kasi tingnan mo, no, naibigay niya yung feeling ng magulang niya doon sa first time pa lang niya dito sa Saudi. And then, napaaral niya yung mga anak niya. Tsaka sipin mo, nakapagpatayo siya ng bahay. Maliit na bahay lang. Pero kahit na, paano ginawa niyo po tinakayanan yung nagpapaaral kayo, tapos nakapagpatayo kayo ng bahay? Paano naging sistema niyo, paano niyo nagawa yun? Tipid-tipid lang po ng konti, pag may time. Talaga, ang galing. May apo na ba kayo? Ay, meron po. Love you, Kian! Ay, ilang taon na? 3 taon na po si Kian. Eh, di siya naman ang bagong dagdag sa inspirasyon niyo. Ay, opo. Ano yung pinaka-mahirap pagiging isang OFW na nanay? Kumbaga, pinaka-mahirap na sitwasyong naranasan nyo? Pag tatawag sila na may meron silang gustong bili na hindi nila mabili ba, hindi ko maibigay agad-agad dahil alam nyo naman, buwanan lang ang ano natin, ang palang pera, ang sweldo. Yun, tapos yung magkakasakit sila, malayo ako sa piling nila, hindi ko maibigay kung may nararamdaman sila. Hindi ko sila mayakap agad. Niiyak na. Opo ah, nananalangin na lang ako sa Panginoon na gumaling sila. Doon na lang kumuhugot sa Panginoon na ano, sana yata sila lagi, silang babayaan. So napakatagal na dito sa Damang pa ng 10 years na siya. Sa katip 4 na taon, nanggaling pa siya ng Rian ng 3 years, galing pa siya ng Bahari ng 6 months. Tingnan niyo mananay natin, ang ganda pa din. Matanda na po. Hindi, marami na siyang pinagdaanan, marami na siyang amo. Napasukan, may mga iba't ibang ano na siya experiences, pati sa mga kasamahan niya sa trabaho. Pero parang hindi mahirap ang pinagdaanan niya. Napakamasiyahin pa rin. Isang nanay na talagang may spend sa mga kung ano nagdaanan niya. Tuloy pa rin siya. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa Saudi. Mahal. Matingin niyo, hanggang gaano pa kayong matagal dito? 2 years na lang siguro. Ipon-ipon na lang. Ipon-ipon na lang po para pandagdag po punang puhunan uli. Yung pag-uwi ng Pinas. Para nakasama na yung mga family niya. O bilang isang batikang OFW, bilang isang kumarang nanay, anong maipapayo niya sa mga kapwa na OFW? Ang maipapayo ko lang po, huwag silang tumigil na tumulong sa pamilya, lalo na po yung pangangailangan po sa araw-araw. Huwag kakalimutan yung kung ano yung purpose ng pagpunta mo, paglayo mo sa pamilya mo. Sila ang dahilan, kaya ka lumayo, mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Huwag na huwag mong aalisin yun sa isip mo. Yun ang mag-push sa'yo para makayanan lahat at mag-pursige pa, di ba? Para sa kanila. Wala yung pagmamahal mo sa kanila. Thank you sa inyong time. So, pagpapa-interview ang aming kauna-unahang guest dito sa aming YouTube lang na isang OFW na nanay. Na thank you sa lahat ng ano na i-share niya sa atin at sana maging inspirasyon siya sa iba pang mga OFW kung paano maging magpakatatag at mag-pursige lang para matupad yung mga pangarap lalo sa mga anak at mahal sa buhay. And hanggang dito na lang po and thank you sa inyong panonood. Till next time, bye-bye! Bye-bye po!